Good morning na ba, lovely? Narinig mo ba ako? Yes po, sir. Narinig po. Ah, okay. So today, gusto ko sanang mag-lecture, kaya lang nawawala yung lecture ko. Baka pwede niyo akong tulungan. Hinahanap ko yung RR or RMO na nagsasabi na kailangan mag-submit ng e-sales reporting yung mga restaurants, grocery, supermarket on a per machine or CRM basis. So, since hindi ko makita, mag-umpisa na tayo ng tanungan. Meron bang existing na tanong, Ma'am Lovely? Hanapin ko pa rin. Yes po. Good morning, sir. Ito po, may mga questions po tayo from our viewers po. Mm. And from the taxpayer page po. Ito po yung first question natin for today, sir. Mm. We are compliant with reporting, but may zero sales daw dapat even when machine is not yet operational. We need advice how to avoid penalties. Thank you for making videos. Mm-hmm. So, meron silang POS machine yung tinatanong nila. Tama ba ako, Lovely? Yes po, sir. At ang sabi ay, papakita ko. Nakita ko na. ito yung rule. Sir, wala po kayong video? Wala akong video? Yes po, sir. Hindi niyo ako nakikita? Hindi po, sir. Ayan, nakikita mo na ako? Hindi pa rin po. Wala akong video? Apo, hindi po ata kayo nakasama. Ayun. sorry. So, ito po yung yung rule about POS. Ayan. Pakibasa mo nga yung rule, Ma'am Lovely, ano yung subject? Revenue Memorandum Order 12-2012, subject, prescribing the guidelines and procedures in the implementation of the electronic sales reporting as provided under Revenue Regulations Number 5-2005 as amended by taxpayers using cash register machines, point of sales machines, and other invoice or receipt generating machines and for other purpose. Okay. So, dito sa RMO na to, at sabi niya, ini-implement lang daw niya yung RR5-2005. May mababasa tayo rito tungkol sa e-reporting. Letter B, number 1. Nandiyan ba si Gia? May internet problem po si Gia today. Sir. Ikaw na lang muna. B1. Letter B, reporting of monthly sales. Number 1. All taxpayers using CRMs, POS machines, and other invoice or receipt generating machines are required to submit to the BIR a monthly sales report per machine using the e-sales system. Kung nakikinig sa akin si Joyce, si G, at saka si Mao, ang sabi rito, monthly sales report per machine. Diba? Per machine. So, ibig sabihin, kung meron kang isang machine, di isa lang yung report mo. So, kung may 77 machines ka, so 77 yung reports. Ganun katindi. So, naglabas yung ano natin, yung ating magigiting na mga senador, congressman, ng Republic Act 10963 o yung tinatawag nating train law. Ayan. Punta ngayon tayo sa train law. Ito yung train law. Ayan. Okay? Train. Ito yung train. Ngayon pupunta ngayon tayo sa section 264. Ito ngayon yung section 264.
Ayan, particularly section 78 ng train law. Pakibasa mo nga, Ma'am Lovely, itong section 264-A. Section 264-A. Failure to transmit sales data entered on cash register machine, CRM, or point of sale system, POS, machines to the BIR's electronic sales reporting system. Any taxpayer required to transmit sales data to the Bureau's electronic sales reporting system but fails to do so shall pay for each day of violation a penalty amounting to 0.1% of the annual net income as reflected in the taxpayer's audited financial statement for the second year preceding the current taxable year for each day of violation or 10,000 pesos, whichever is higher. Provided that should the aggregate number of days of violation exceed 180 days within a taxable year, an additional penalty of permanent closure of the taxpayer shall be imposed. Provided further that if the failure to transmit is due to force majeure, majeure, or any causes beyond the control of the taxpayer, the penalty shall not apply. Lovely, tatanungin kita. Yes po. Okay. Pag sinabing shall, mandatory or discretionary? Mandatory po, sir. Ibig sabihin, wala ka bang choice other than gawin or i-comply? Yes po, sir. Okay. Required po. Required, yon. Sabi dito, sa binasa mo, 0.1% of the annual net income of the second year preceding the current year. So, ibig sabihin, kung year to 2021 tayo, yung preceding is year 2020. Tama ba ako, Lovely? Yes po, sir. So, kung ang net income mo ng 2020 ay 10 million, ilan ng 1% ng 10 million, Lovely? 100,000 po. 100,000. So, 10% ng 100,000? 10,000 po. Yun yung 0.1%. Yun ang ibig sabihin. So, ang sabi, ini-impose daw yan daily, monthly, weekly, yearly, ano doon sa mga sinabi ko, Ma'am Lovely? Daily po. Daily yung. So, kailan nagsimula yung train law, Ma'am Lovely? 2018 po, sir. Yes, correct. 2018. So, ibig sabihin, simula January 1 ng 2018, hinahanap po kasi yung specific day, required na lahat ng taxpayer na, ito actually, itong batas na to ay Republic Act 10963, ay existing na at dapat nang i-exercise ng taxpayer at ng BIR. On the part of the taxpayer, ang i-exercise niya is yung hindi na i-exercise kundi extinguish yung obligation niya na mag-transmit ng POS sales or CRM sales per machine sa BIR. So, ang sabi per machine, at pag hindi mo na-transmit, meron kang 77 machines, isa lang dyan, nakakatawa, isa lang dyan, ang hindi mo ma-transmit, may violation ka na ba, Ma'am Lovely? Yes po, sir. Correct. Diba, wala naman sinabi na pag isa, exempted ka eh. So, isa lang dyan, ang hindi mo ma-transmit, may violation ka na. At sa kinumpute nating example, ang per day natin ay 10,000. Tama ba ako, Lovely? Yes po, sir. So, kung halimbawa, since, siyempre, ang reporting niya ng January, papasok ng February. So, ang start ng counting niya, February. So, mula February 2018, hindi ka nakapag-submit ng iyong e-sales reporting. Ilang araw na yon mula February 11 hanggang ngayon? May 1,000 araw na ba, Ma'am Lovely? Yes po, sir. Meron na. 1,000 araw.
So, 1,000 araw, multiply mo ng 10,000, magkano yung lovely? Mukhang hindi na po kaya sa calculator. Hindi, 1,000, tadagdag mo lang yung sa 10,000, lalabas yung mga 10 million. Isang buwan lang yon, Ma'am Lovely. Apo. So, sa March, kukumpyutang ka uli ng ganon. Babawasan mo yung 1,000 ng another 30 days. Dahil monthly ang report, ang pag-report eh. So, meron ka na naman another 10 million. With the same machine, ha? Walang nagbabagong machine sa'yo. Ang nagbabago, penalty. So, less 300,000 lang yon. So, dadating yung April uli, hindi ka nag-file, less another 300,000. So, sa madaling salita, sa madaling salita, sa loob ng isang taon, ang babayaran ng isang tao ay aabot ng 100 million. Dahil lang hindi nag-report ng e-sales. Ngayon, ang tanong sa akin nung kaibigan natin diyang may problema. Sir, pwede ba ninyo kaming tulungan paano marireduce? Hindi tatanong, actually, wala ho akong power ha, wala. Hindi ho ako si Superman, si Batman, kahit Robin, hindi ho ako pwede. Maliwanag yung binabanggit dito. Ha? Iko-close ho kayo. Basahin mo nga uli, Ma'am Lovely, yung word na iko-close. Ito. That should. Hindi pa po ata nakashow. Ay, sorry. Nasa mukha ko pare. Ito. That should the aggregate number of days of violation exceed 180 days within a taxable year, an additional penalty of permanent closure of the taxpayer shall be imposed. So, maliwanag. Kahit bayaran mo yung penalty, bayaran ko yung penalty, 100 million, yabang ko eh. Close ka pa rin. Kahit nababayaran mo yung 100 million, close ka pa rin. Sana may mga congressmen o congresswoman, mga senador o senadora, tsaka yung presidente natin, baka nakikinig, o tsaka yung susunod na presidente, baka nanonood ngayon. Itong batas na to ay power to destroy. Binigyan nyo ng power ang mga BIR official para mangurap. Lalong mangurap. Kawawa naman ang mga restaurants, mga hotel. Naghihirap na nga eh. Wala na nga pumupuntang customers eh. Ha? Wala na pumupuntang customer dahil sa sisipon lang. Natakot na eh. So, ang tanong mo kung may magagawa ako, sorry ma'am. Wala akong magagawa. Ha, kahit bayaran mo yan, pwede ka pa rin balikan ng BIR because meron pa silang isang function na dapat nilang i-extinguish also, that is to close your business. Permanently. So, nawalan ka na ng pera, close ka pa business mo, wala ka pang livelihood. Kawawang taxpayer, kawawang mga chef, wala nang, tayo na lang kayo ng karinderya. Anyway, another question. Question si Miss Alin about today's discussion po, sir. Yes, Ma'am Alin. Magandang araw sa iyo. Miss Alin, kindly open your mic po. Ang ganda ng reception dyan sa Korea. Lovely, ah. Nung nasa Antipolo ka, hindi ganyan kaganda boses mo, ah. Wala, ayaw po ata mag-open ni Miss Aline. Pero eto po, may question tayo, sir. Pero hindi po related sa topic natin. Okay lang po. Wala naman problem yan. Hanggang ano lang tayo, ma'am, 9:30, may meeting ako susunod. Apo, yes sir. From Miss Nancy, good morning everyone. I want to ask about company registered with SEC as partnership company but did not proceed with the business operation and no business transaction until this date. What would be the status of it in SEC and BIR? Tax number was auto-generated with SEC but did not yet proceed the registration with the BIR. Oh,
baka meron ka ng tax evasion case. Kasi hindi ka nagbayad ng DST. Saka annual registration fee. Yan ang effect sa BIR. SEC, 5 years from non-filing of GIS at saka financial statements, candidate ka sa pagko-close ng GPP or GPP, General Professional Partnership or General Partnership. So, co-partnership pala. So, ang suggestion ko, close mo na. Huwag mo nang intayin na dumating sa'yo yung problem. Nag-a-attract ka ng problem, ma'am eh. Close mo na. Kasi you have the obligation to declare. Ngayon, para matanggal yung declaration na yan, i-close mo na. Please, do good things to yourself and to your co-partners. Yun ang masasabi ko lang. Another question. For next question, sir. Sir, ang sales invoice ko ay loose leaf, complete with permit and authority to print. Ang ginagamit ko pong print sa invoice ay printer na nakakabit sa computer using QuickBooks accounting software. Mm. Kailangan ba nakaregister yung computer? Salamat po. Loose leaf ka eh. So, hindi kailangan i-register yung computer mo. Yung computer mo, kung yan ay merong task drawer, yon ang tawag kasi doon. Eh, kailangan mo i-register yan kasi considered POS yan at saka CRM. Pero kung wala naman at loose leaf ka nga, tapos meron kang printer sa tabi mo, di ba? Doon mo piniprint yung loose leaf mo, wala kang problema doon. Wala. So, ang sagot ko ron ay hindi mo kailangan i-register. Another question. For next question, sir. Good morning, maestro. Ang akin pong katanungan ay, ito po, matagal na po kaming bayad sa lupa namin since 2014 pa. Pero hindi pa po binibigay ang titulo. Nakagawa na kami ng SPA at extrajudicial settlement. Malaki po babayaran namin sa tax. Paano po namin matatransfer? Kung hindi pa magbibigay ng NHA ang title, eh complete naman na ang requirements na hinihingi nila. Taxable po ba yung NHA award? Hindi. Kasi government nagbigay sa'yo yun eh. Ngayon, yung may nabanggit kang extrajudicial, ibig sabihin, may namatay na ba yung original beneficiary ng NHA? Kung namatay na, subject yan sa donor's tax at meron tayong donor's tax, hindi estate tax. Meron tayong tax amnesty para sa estate ngayon o inheritance. Kung hindi nyo naiintindihan, pamana tax, buwis sa pagmana ng property hanggang May na lang po, 2021. I-avail ninyo para minimum na babayaran nyo lang ho is 5,000. Kasi pag hindi nyo binayaran yan, baka mailit ng BIR yung property nyo, isubasta at ako makabili. Bibiro lang ako. So, ayusin nyo na ho. Kahit na wala pa ho yung titulo, meron namang mga dokumento in-issue sa'yo ng NHA na sa inyo na yan, pwede nyo na ho gamitin yan pang BIR, ha? So, ayusin nyo na ho yung extrajudicial nyo. Pumunta na kayo sa nearest BIR o kaya may mga video ho ako sa YouTube. Katulad nito, dadaling ko ho ito sa YouTube. I-upload ko mamaya katas kung maraming trabaho eh. So, upload ko to sa YouTube para mapanood ho ninyo. Nandoon na ho yung mga concerns ninyo. Tsaka lovely yung mga interns natin sa Estate Tax Amnesty. Sabihin mo sa kanila, magre-release ako ng mga... Naka-release na pala sa YouTube yung mga kailangan nilang gamitin para makapag-start na sila ng kanilang hanap buhay. Another question. Next question, sir. Sir, good day po. Way back 2016, nagpa-register po yung kapatid ko sa BIR para sa kanyang computer business, pero hindi po natuloy. Ano po ang gagawin namin para ma-close po yun? Makukulong po ba kapag hindi na-close ang open cases? Yes, pwedeng makulong. That is another option kasi ng BIR ang magpakulong. That's the last option pag hindi ka nagbayad ng penalty. So, anong gagawin mo? Meron akong video about close open case. Yun yung pangalan ng video ko.
Alam mo, gagawa ako ng mga video na ang mga title, mga wrong grammar, grammatically incorrect. Para mas madaling maintindihan. Okay? So, close open case, yun yung gawin mo para ma-close yung mga open case mo. Pag close na, i-close mo na rin yung business mo. Gumamit ka ng BIR form 1905. Mag-umingi ka ng certificate sa mayor. Gagawa nga akong video paano mag-close ng business. Okay? So, tulungan kita sa pamamagitan ng paggawa ko ng video. I-close mo na, yun lang ibig sabihin. So, kung yung rules and regulations sa pag-close, i-google mo na lang. Marami kang makukuhang rules and regulations sa internet. Another question. Next question, sir. Sir, kapag may property lolo ko, isa yung tagapagmana, tatay ko po, pwede ba kami mag-claim? Natural, inyo yun eh. Kasama kayo. Kung 10 magkakapatid yan, di ibig sabihin, 10% yung claim mo. Diba? Depende sa magkakapatid o anak ng lolo mo at lola mo. Depende doon. Pwede kayo mag-claim. Kaya lang, kailangan dyan, ayusin nyo na yung extrajudicial settlement nyo at mag-avail kayo ng tax amnesty para dyan, minimum na babayaran nyo nga, 5,000. So, available naman sa internet yung mga requirements. Download yun na lang. At may mga video rin ako para dyan. Yun na lang gamitin ninyo, Sir Bossing ko. Wala pang bayad yun. Another question. Another question. Good morning po. Magtatanong po sana for business closure na po sana ako. Kaya lang po, napansin ko noong October 2019, yung certificate retirement from City Hall, Manila. Pero yung sa OR ko po kasi nagamit pa noong November 7, 2019. May tatlong open cases po at yung libro ko po walang nagawa yung humahawak ng accounts ko. Ano po ang dapat gawin para tuluyan ng mapaklose? Salamat po. May pahabol siya. Expired na rin po yung OR ko noong 2018. Ang sabi po ng OOD, di daw po kasama sa amnesty ang penalty ko. Para lang daw po sa real estate ang amnesty. Tama naman yung BIR. Hindi kasama sa amnesty. Again, para sa open cases mo, meron akong video para mapababa yung penalty. Close open case. Yon, i-google mo lang yon. Tapos isama mo yung word na tax specialist, lalabas na yon. And then, tungkol dun sa pag-close mo ng business, meron tayong checklist of requirements paano mag-close ng business. So, i-attach mo lang yung mga requirements na yon at pa-receive sa BIR. Within 3 days under our laws, mako-close na yung business nyo. Ngayon, yung paggamit mo ng expired official receipts or sales invoice, may penalty talaga yan, sir. Nasa revenue memorandum order 7-2015 ranging from 10,000 up to 50,000. So, wala akong magagawa dun, sir. Kailangan bayaran mo yun para hindi ka makulong. Yun yung ayaw mong mangyari sa'yo. Any question pa? Sir, from Miss Liberty, if not allowable as expenses ang no receipts, magkakaroon po ba ng discrepancy sa EWT remitted versus OR issued? Ano po ang magiging implication sa tax? Ang daming implication. Yung void or walang resibo, of course, wala kang makiklaim na input tax. Lalaki yung output tax na babayaran mo. Yung number one sa value added tax. Kahit hindi nag-issue ng resibo yan, at katulad halimbawa ng rental at binayaran mo, subject din yan sa withholding tax. So, kailangan mong i-remit yung withholding tax. So, kung hindi ka nag-remit ng withholding tax, di may penalty ka uli. Ngayon, yung rent na walang resibo, disallowed expense yun. So, lalaki talaga yung income tax na babayaran mo. So, yun yung epekto. Another question. Another question po from Sir Gainer. Pwede ba kung order ka ng food sa sales invoice yung store name tapos nagpa-deduct pa yung owner or employee ng PWD or senior citizen discount, allowable po ba as deduction? Yung senior citizen discount is a discount. So, allowable deduction yun dun sa sales na grant mo dun sa senior citizen. Ang tanong ba, isa kasing tanong pa ni Gainer is, yung bang binili ng senior citizen ay allowable deduction sa expense ng business? Yung ba yun, Lovely? Yes po. So, ang bumili senior citizen, ha? Yung senior citizen ba ay empleyado ng business?
At yung business ba ay inaalaw ang senior citizen na bumili noon. So ang daming tanong eh. So sabihin na natin in real world, inalaw nung may-ari ng business na bumili ng pagkain yung senior citizen na empleyado niya, at inalaw din nung employer na i-reimburse. So yung resibo na nakuha ng senior citizen dun sa isang restaurant o grocery na nakapangalan o kahit hindi nakapangalan, ni-liquidate o ni-reimburse, eh pwedeng maging allowable deduction. Provided nangyari yan within the taxable year. Another question. Ito na po yung last question natin for today, sir. Okay. From Miss Liberty po ulit. Okay. Follow-up regarding sa issuance of receipt. Sale of house and lot. Installment basis ang mode of payment. Meron ding mga documents like deed of sale, contract of sale. Medyo confused kami kung paano po ba dapat gagamitin na receipt, COR or SI. Ganito kasi yung... Sige. Tuloy mo. Is it OR or SI po? Yun po yung tanong niya. Merong rule na tinatawag na initial payment ang tawag. Kung initial payment is more than 25% of the contract price, iririsibuhan mo na yan ng buo. So, gagamit ka ng sales invoice. Ngayon, kung less than 25% ang initial payment, may definition ng initial payment sa RR 16-2005. Eh, ang gagamitin mo ay collection receipt. Mag-i-issue ka lang ng sales invoice upon full payment. Okay? So, yun yung requirement ng batas natin. So, with that, Ma'am Lovely, wala na si Alin kasi siguro nagda-drive yan. Daming ginagawa ni Alin ngayon. So, sana may natutunan kayong lahat at sana patuloy kayong manuri at mag-research tungkol sa inyong mga karapatan at obligasyon sa tax code. Okay? Wala mo makakatulong sa sarili nyo kundi yung sarili ninyo. Okay? So, patnubayan kayo ng poong may kapal at sana ay pagpalain kayo, lalong-lalo na sa nangyayari sa buong mundo ngayon. Puro recession na lang. Okay? Maraming salamat at peace and happiness be with you for life. Thank you very much, Lovely, at lahat ng nagsi-attend. Donate to get this book. Thank you very much.